harm of smoking. Alam ho ba nyo na bukod ho sa naninigarilyo, which we call first-hand smoke, meron din hong second-hand smoke and third-hand smoke. Ibig sabihin ho, yung first-hand, of course, yun yung active naninigarilyo. Second-hand smoke, yun ho yung mga nakakalanghap ng usok ng naninigarilyo. And third-hand smoke, baka ngayon nyo lang ho narinig, ito ho yung mga surfaces na kinapitan ho ng usok ng sigarilyo. Halimbawa ho, pumasok ka doon sa kwarto, amoy sigarilyo, nandoon pa rin ho yun sa mga paligid, sa walls, sa tiles, sa lahat ho ng gamit na nalagyan ho ng usok. So, pati ho ito ay may harm sa atin. Okay. Now, of course, isa ho sa sakit pwedeng idulot sa atin ng paninigarilyo, lalo na ho ang mga chain smoker wherein nakaka-isa hanggang dalawang kaha ng sigarilyo sa isang araw. Siyempre ho, nangunguna ang lung cancer. Yan ho ang leading cause ng lung cancer and responsible for 85% ng cases. So, yung pagkakaroon ho ng COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Kasama na ho dyan syempre yung chronic bronchitis and yung emphysema. Makakita na ho kayo ng may emphysema, yun hong hindi makahiga ng flat, tapos o sisinghap-singhap sa paghinga. At ang hinga ho niyan ay mababaw. Hindi ho yan maka-inhale ng malalim kasi ho yung lungs, hindi na ho siya ganun ka-expandable. And also yung mga heart diseases. Nakaka-contribute ho ito ng malaki ang paninigarilyo sa pagkakaroon ho ng bara sa puso, yung pagkakaroon ho ng heart attack and stroke. Nakakalapot ho ito ng dugo plus sinisira ho ng paninigarilyo ang walls ng ating arteries. Humihina ho yung mga walls. Kaya ho ang naninigarilyo, syempre ho mas high risk po ito magkaroon ng stroke due to damage sa arteries. At iba pa hong klase ng cancer. So, cancer of the mouth, of the throat, esophagus, pancreas, bladder, kidney, and cervix. And siyempre ho, humihina ang immune system ng taong nigarilyo, making it harder for the body to fight infection, of course. At yung premature aging, ayan ho, nagtumatanda agad ang itsura kasi ho, na-accelerate niya yung skin aging. So mukha hong haggard, mas matanda kayong tignan kesa ho doon sa mga hindi naninigarilyo. Mas marami ho kayong wrinkles and skin issues. Ang balat ho mukhang tuyot. At ano ho ba ang laman ng isang pirasong stick ng cigarette? So syempre ho, nangunguna ang nicotine. Ito ho ay isang addictive substance na ito ho ay nag-stimulate ng ating CNS leading to increased heart rate and blood pressure. No? So bumibilis ho ang pintig ng puso at syempre ho, marireduce ang oxygen supply natin sa ating mga organs and tissues. Syempre ho, makakalid ito and contribute sa mga sakit sa puso. Another is formaldehyde. O alam niyo ho bang formaldehyde? Ito ho yung pinang-e-embalsa mo sa tao pagpatay na, no? Syempre ho, ito ay nakaka-damage ng ating cells leading to cancer. And isa ho ito sa mga harmful chemicals sa tobacco smoke na nakakapag-contribute sa cancer. Another is benzene, no? Ito ho, nagli-lead to sa leukemia at iba pa hong cancer. Nakaka-affect ho ito ng ating bone marrow and nakakapag-lead sa iba pa hong blood disorder. Also, acetaldehyde. Carcinogen ho ito. Pag sinabi ho natin carcinogen, ibig sabihin cancer producing. Ha? So, carcinogen na nakaka-damage ho ng DNA and nakaka-contribute ho sa development ng sari-saring cancer. Arsenic, carcinogen din ho ito na nagko-cause ng cancer sa ating skin, bladder, and lung cancer. And syempre ho associated with chronic lung disease. Cadmium, heavy metals ho ito, nag-a-accumulate ho ito sa kidney at pwede hong mag-lead to sa kidney damage and bone loss. Butane,
Inflammable gas found in lighter liquid. Makaka-irritate po ito ng respiratory system and potential carcinogenic din po ito. Toluin, mga solvent po ito na nakaka-affect ng ating nervous system at may neurotoxic effect po ito and developmental issues. Chromium, a metal that is linked to lung cancer at makakakos din ho ng damage sa respiratory system. Lead, yan ho yung nasa paligid natin, yung mga buga ng sasakyan. Toxic metal ho yan, ibig sabihin poisonous metal na pwede hong ma-accumulate sa body at kasama ho dyan ang mga neurologic damage so sa brain. Nakakahina ho yan ng memory ng tao, no? Methanol, type of alcohol ho ito that is toxic when inhaled and nakaka-contribute ho ito sa respiratory damage. Pyridine, chemical na nakaka-irritate ng respiratory system at syempre ho associated din ito with respiratory and cardiovascular issues. So sa baga ho at sa puso. Styrene, chemical na nakaka-harm ho sa ating lungs and possible cancerous din po ito. Benzopyrene, potent carcinogen na nakakontribute ito sa lung cancer and other cancer. So ito yung mga binabanggit natin na to ng mga chemicals like benzopyrene, cadmium, nakikita ho ito lahat sa vector scan. So kasi ho ang vector scan, nakaka-detect ho siya hindi lamang ng sakit, kundi lahat ho ng mikrobyo at pati ho mga chemicals, allergens na nasa inyong katawan. Pag magpapa-vector scan ho kayo, makikita nyo ho itong mga benzopyrene na to. Now, yung second-hand smoke naman ho, no? Or also we call it passive smoke or passive smoker. Ito ho yung usok ng non-smoker. So, hindi kayo naninigarilyo, pat palagi ho kayong nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Due to presence of someone who is smoking, lalo na ho kung kasama nyo sa bahay, halimbawa kayo yung wife, yung husband ninyo, naninigarilyo, no? So anybody sa bahay ho, nakasama ninyo, or sa place of work, no? Although maganda nga ho ngayon dahil binawal na ho ang public smoking. So ano to ho ba ang health risk? So, ayan, no? It might also lead to coughing, wheezing, and asthma exacerbation. No? Sa puso, damage ho sa ugat sa ating arteries. Kaya magko-contribute ito sa build-up ng plaque sa arteries. Siyempre ho, cancer. Cancer of the mouth, throat, and bladder. Children's health. So, yung mga bata hong exposed sa secondhand smoke, higher risk ng, ayan, yung sinabi ho natin, yung SIDS, S-I-D-S, Sudden Infant Death Syndrome, no? Yun ho bang baby na between first month hanggang fourth month na bigla na lang ho namamatay, hindi na ho nagigising sa pagkakatulog. Karamihan ho sa mga ganyan ay may exposure ho sa third hand, sa smoke, no? Ayan ho, yan ho ang mga batang ganyan, ano, bigla-biglaan na lang ho nawawala ng buhay nang walang dahilan, no? Sa pregnant, and syempre ho, ang composition ng usok na nahingan ninyo, similar ho doon sa harmful chemical ng first-hand smoke, including nicotine, tar, carcinogen, but in different concentration. So, mabuti pa ho yung first-hand smoke na enjoy ho yung pagsisigarilyo. Kayo ho, na second-hand smoker or passive smoker, you also get the same chemicals wherein nalanghap nyo lang ho. Hindi nyo ho na-enjoy yung paninigarilyo. So,
medyo unfair nga ho, no? So you get the same harm, but hindi ho kayo naninigarilyo, no? So kailangan ho pagka ganun, umiwas ho kayo sa secondhand smoke at damay ho kayo sa lahat ho ng harm sa mahihinga ninyong secondhand smoke. At yung mga health risks, pareho din, no? Respiratory problem, cancer, sakit sa puso, so lahat ho yun, pareho lang. Although, siyempre ho, ang first hand smoke, mas concentrated ho yung smoke, yung usok, sa harmful chemicals kesa ho sa second hand smoke. And both are harmful, first and second hand smoke, but siyempre ho, yung first hand smoke, mas nagpo-pose na greater immediate health effect due to mas higher ho ang concentration, no? Kumpara ho sa second hand smoke. Siyempre ho, mas puro yung na-inhale nila kesa ho doon sa second hand smoke. And please lang ho, no, kung may mga baby sa inyo, bata, wag ho kayong manigarilyo, no? Yun nga ho, mahahawakan ho ito ng mga baby, no? So increase ho ang risk ng respiratory issues, no? Developmental problem and other health concern. Sa pregnant women naman ho, yun na nga ho, magiging risk po ito para magkaroon kayo ng preterm birth, madiliit ho ang baby, no? And problema ho sa kanilang development, no? Long-term exposure, siyempre ho, yung mga problema sa lungs and cancer. At pwede ho itong sabi nga natin, dumikit, mag-stick sa mga textile tulad ho ng upholstery, kurtina, carpet, hard surfaces sa walls, sa floor, and furniture, personal item tulad ho ng clothing, toys, and beddings. And yun nga ho, no? So, ito ho mga residual chemicals na to from third-hand smoke. At ayan. So, back to basic ho tayo. Detoxification and blood cleansing program ho. Ha? So, ideally every 3 months, but ang blood cleansing program ho, pwede ho yan kahit every day, kahit once a week, once a month, no? Wala hong overdose yan. Kasi habang nagba-blood cleansing ho kayo, nawawash out ho lahat ng dumi sa inyong dugo, no? And, ayun nga ho, siyempre, even if you are not a smoker, di ba? Or lalo na ho kung naninigarilyo kayo. But kahit na ho hindi kayo smoker, hindi ho natin masasabi na tayo ay hindi na-expose sa secondhand smoke. Yung usok ho galing sa ibang naninigarilyo. At third hand smoke, yung mga pinasukan ho ninyong area na nakadikit ho doon yung mga chemical, kahit na ho several months na galing ho sa mga usok ng nanigarilyo. So nobody can tell all throughout his or her life na wala ho kayong ganito inside the body. So the best is all of us, knowing the danger of having chemicals that are carcinogenic and harmful to our bodies, mas maganda ho regularly tayo ay magkaroon ng detoxification program and blood cleansing program, which is available po sa ating clinic. And samantalihin nyo ho habang naka-buy 2 plus 1 pa ho siya. And yun na nga ho, yung ating vector scan para ho ahead of time. Pag nagpa-vector scan ho kayo, makikita nyo na ho kung may danger na ho ng sakit na nakuha ninyo, no? Or yung mga chemicals ng ito na sinabi natin ay meron na ho kayo inside the body, na? So matatanggal ho natin lahat 'yon. So health prevention is better than cure, no? And sabi nga natin, health is the best investment, hindi ho ba? So bago ho kayo mag-ambisyon ng kung ano-anong mga gadget, cellphone, computer, kung ano-ano pa ho, no?
Pwede po bang unahin po ninyo ang inyong health? Lahat po ng mga bagay na yan na meron kayo, ha? Baliwala ho yan lahat pagka ho ang health ninyo ang nasira. So aanhin niyo ho yan kung may sakit kayong hindi na ho kayang gamutin. At aanhin niyo ho yan kung wala na kayo. Huwag ho tayong pabulag sa mga material things na nakapalibot ho sa atin. Ang una niyo hong ambisyonin ay yung tumanda kayo ng healthy pa kayo. Lalo na po ngayon, napakarami hong may sakit after ng pandemic. Ang dami hong namamatay, no? Still, kala nyo wala na ho. Marami pa rin hong namamatay after ng pandemic na hindi ho malaman kung ano ang sakit. Basta pag tinanong nyo ho, si ganito daw ho namatay na, ano daw ho ang cause? Di nga alam eh. Dinala sa ospital, alas 3, alas 5, patay na ang pasyente. Ha? And be aware, karamihan ho sa mga kasong ganyan, kasi walang symptoms eh. Walking pneumonia ang kinamamatay. So sino ho ang dapat magpa-check up? Lahat po tayo, kay may nararamdaman kayo, kay wala, no? Magpa-check up po kayo para mahuli ho natin kung meron kayong crackle sa likod, no? Ma-auscultate ho natin ang likod ninyo at magamot ho kayo. Ang walking pneumonia ho, treated eh. Sabihin, natitreat naman ho yan, treatable. But ang problema ho, napapabayaan kasi wala hong nararamdamang simptomas ang pasyente, no? Sa clinic lamang ho nagkakaroon ng auscultation na talaga hong diligent na auscultation, no? Aminin ho natin sa hindi, may mga pinupuntahan ho kayong clinic na hindi ho kayo ino-auscultate. Kaya kung meron ho kayong walking pneumonia, hindi ho madedetect. Ganun pa rin po, mamamatay pa rin ang pasyente, no? IV, mga numero. Para po, Dr. Nuni 5695. Ask ko lang po kung makukuha sa cleansing or surgical operation ang TOFI. Ang TOFI ho, yan ho parang kala nyo outgrowth ng buto. But in reality ho yan, all throughout the time, mga naipon ho yung uric acid crystals. Kaya nga ho yan ang sinasabi ko sa inyo na magtataka kayo bakit normal yung blood test ninyo, ang dami ninyong TOFI. Kasi makikita nyo yan sa blood, mahuhuli ninyo yan sa blood. Pag on that time, kumakain pa kayo ng matataas na uric acid. But if matagal na ho, di nyo na ho yan mahuhuli sa blood test. Nandoon na ho yan sa mga joints ninyo para maging arthritis, maging kidney stone, and ayan ho, TOFI, no? Meron ho tayong pwedeng gawin dyan na hindi kayo ooperahan. But kailangan nyo rin hong tiyagaan. So, not only uric acid crystal sa blood, pati ho doon sa mga joints para unti-unti ho yung malusaw. Alam nga naman hong simpleng TOFI, pa-ooperan nyo pa. And kung ganun din ho yung condition ng katawan ninyo, mag-iipon din ho kayo ng TOFI uli, no? So, ayan, no? So, walang tayong oras, magpalista ho lamang kayo kung kayo ho ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, IB. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang symptoms. Sabayan nyo na rin ho ng pagpapavector scan para ho yung may mga lahi ng cancer, yung mga may cancer na ho, no? Also, kailangan nyo ho magpagamot sa amin kahit nakapag-chemo radiation na rin ho kasi kayo, kasi yung root cause po ng cancer
eh, kailangan ho maalis para walang recurrence and walang kalat. And also yung mga may lahi ho, high risk for stroke and heart attack. No? So makikita na ho natin ahead kung barado ang circulation ninyo. And ayun ho yung mga ayaw magpa-opera, yung may kidney stone, gallstone, barado ang puso, ayaw magpa-opera, yung may mga mataas ang creatinine, dinadialysis. At ayun ho, no? So yung may mga fatty liver, cirrhosis of the liver, ascites. And may protocol ho tayo para dyan na walang opera. And also yung mga elderly po na hirap na hong maglakad, huwag nyo na hong hintayin na totally maging bedridden pa kayo at alagain. Mapapalakas pa ho natin ang paglakad ninyo at pati ho yung buong katawan ninyo, no? Mahirap ho maging alagain at kailangan ho niya may pambayad kayo ng caregiver. Do not expect na akala nyo apo, anak, aalagaan kayo. Madi-disappoint lang ho kayo pagka hindi, no? Yung atin hong detox, buy 2 plus 1, habang naka-promo pa ho siya, bili kayo ng isang detox, isang blood cleansing. So, ma-free nyo ho ang vector scan. Yung atin hong soap, so, IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan ho hahanapin nyo sa Shopee. Kapag hindi naman ho kayo marunong mag-Shopee, kindly text us your name, address, and cell phone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. Just be responsible enough for the payment and receiving your parcel. And ayun ho, napakabisa nitong pang banat at pang paputi. Hindi nyo na ho kailangang stay sa skin ninyo para lang kayo pumuti. Ibig sabihin ho, napakabisa niya. And nakaka-lift ho ng face, nakaka-stretch ng mga wrinkles ninyo. Gawin nyo na rin ho itong pangregalo sa inyong sarili na even sa simpleng sabon po lamang ay nabibigyan nyo ng something special ang inyong skin, no? Para ho tayo naman ay balikan ng good health. So pareho man ho ang ganda at talino, daig pa rin ho or plus factor pa rin ang mas maputi. And ang skin po natin, nakakadagdag ho yan sa ating self integrity or self-respect. Kasi ho, pag nakikita ng tao na maganda ho ang kutis ninyo at maputi, makinis, no? So, nadadagdagan ho yung tingin nila sa inyo. Kasi tingin nila parang kutis artista kayo, di ho ba? Pagsabayin nyo ho yung soap natin at yung ati hong beauty drip. So, pagsabayin nyo ho yan, talaga hong magiging new individual kayo, no? Gaganda ho kayo, puputi, makinis, and naka-promo ho yan. Malaki ho ang discount. Plus, kung nag-prepaid kayo ng 10, may libre ho kayong isang beauty drip. And yung atin hong IV laser, naka 20% discount. So, umabol na ho, no, para maka-avail po kayo. And also, yung ito ho ay transferable, lahat ito. So, ito rin ho ay walang expiration kung kailan nyo gustong gamitin, no? And paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And paki-like, share, and follow na rin ho sa Reels and TikTok yung mga short video po natin na nandiyan, no? Kahit ho maikli lamang yan, it is very educational and informative. So, hindi ho kayo mahihiyang i-share yan. So, Ivy?